Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating programang Tanong po, Sagot ni Doc, second edition, araw po ng Miyerkules na may nasa magandang kalagayan ng bawat isa at kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Kumusta po ang lahat ng ating mga ka-power cells? Ako po si Brigada Chris Legaspi at kasama natin Doc JP Lapi, Doctor of Naturopathy, ang ating doktor na makakasama para sa ating programa. Doc JP, magandang araw po sa iyo. Magandang araw Chris at mga ka-power cells, magandang umaga rin po sa inyo pong lahat. At siyempre ako po ang inyong pong lingkod, ang inyo na naman pong makakasama ngayon pong araw ng Miyerkules. At tunghayan nyo po mga ka-power cells, ang bago na naman po naming topic na pag-uusapan na may kaugnayan po sa peptic ulcer. Ayun, at siyempre Doc JP ha, anyayahan po natin ang lahat ng ating mga power cells na mag-like and share po ng ating Facebook page dahil importante yan. Mamaya, mamimigay tayo ng 100 GCash or 100 word of GCash sa lahat ng mga sumasabay sa atin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo. At kung kakayanin sana ng oras, gawin nating lima eh. Pero hindi talaga kaya ng oras mga power cells. Kaya naman, sabay lamang ugaliin, naka-like, share and follow po ng ating Facebook page dahil importante po yan na para malaman namin na kayo po ay qualified sa ating papahula mamaya yung ating power word of the day. At may marami pong power words na ating ibibigay sa bawat segment ng ating programa. At ang ating pag-uusapan sa araw nito, Doc JP, ay tungkol po sa peptic ulcer. So yung mga power cells natin dyan, nakakaramdam nitong uri ng mga peptic ulcer na kanilang nararamdaman, dapat ay tunghayan ang ating programa. I-like and share po sa lahat ng mga kakilala, mga ka-power cells natin na sumasabay sa atin sa bawat araw. Huwag kalimutan mga ka-power cells, dapat din tayong lahat ay nakapag-power cells herbal capsule na para sa mas malakas na pangangatawan at malakas na immune system. Right. Ayon, mga ka-power cells, ugaliin po na tayo po ay nakasubaybay sa ating programa dito sa programang Tanong Mo, Sagot Ito, Second Edition. At muli nagbabalik ang ating programang Tanong Mo, Sagot Ito, Second Edition. At syempre sa mga power cells natin dyan na nag-aabang sa ating pag-uusapan sa araw nito tungkol po sa peptic ulcer. Ayun, at syempre ang peptic ulcer ay pag-uusapan natin with Doc JP. Kaya kayong lahat na may mga katanungan kahit hindi po related dito sa ating topic ang iyong mga gustong itanong kay Doc JP, pwede po kayong magpakonsulta at pwede namang mag-live consultation para sa mga power cells natin na i-comment lang inyong mga number, kami na po ang bahalang tatawag sa inyo. That's right. Tungkol po sa inyong mga nararamdaman, baka makatulong tayo dyan. Ayan. At syempre bago po ang ating pag-uusapang peptic ulcer, eto muna ang ating power word sa araw na ito. Dapat po ay kumpletohin po ito. Ano kaya ang kulang na word? Etong GARIC. Ano kaya yan? Dapat i-comment mo na kung alam mo ang tamang kakumpletong word para dyan. Ayun, sa ating mga power cells, eto na po ang ating pag-uusapan. Doc JP, ano nga ba ang peptic ulcer? Okay mga ka-power cells, atin na pong umpisahan ang ating pong topic na pag-uusapan tungkol po sa peptic ulcer. Alam niyo po, napakaganda po ng topic na ito at maaring makarelate po tayo at maaring madagdagan muli ang ating pong kaalaman. Okay? So ito pong stomach ulcer mga ka-power cells ay isa pong uri po ito ng masakit na sugat. Siyempre sugat, masakit talaga yan. Na-develop po ito mga ka-power cells sa ating pong digestive system. Usually ito ay na-develop doon sa tiyan natin at sa small intestine and then esophagus. Okay? So, meron pong apat na uri, mga ka-power cells, ng ulcer. Okay? Itong tinatawag na duodenal ulcers. Okay? Itong duodenal ulcers, mga ka-power cells, ay bahagi po ito ng maliit na bituka. Okay? Na doon po, na-develop po yung ulcer. Ito naman pong isa, mga ka-power cells, itong tinatawag na esophageal ulcers, na kung saan doon po sa ibabaw na bahagi na karugtong po ng ating esophagus is doon po na ibabaw na bahagi ng stomach na karugtong po ng ating esophagus, doon po na-develop po yung ulcer. And then, meron din tinatawag na bleeding ulcers. Ito naman po yung ulcer na kung saan ay mayroong pagdurugo. Okay?
Ano pa? Gastric ulcers. Ayan. So, isa rin po yung ulcer mga ka-power cells na kung saan ay na-develop doon po sa lining ng ating pong stomach. Ngayon, mga ka-power cells, ating alamin, mga ka-power cells, kung paano ba ito nabuo. Okay? So, doon po sa mga tao na mayroon pong ulcer, mga ka-power cells, is ang nangyayari sa loob po ng stomach natin, ito po yung tamang galaw, mga ka-power cells. Siyempre, pag tayo po'y kumakain, ang ginagawa ng ating stomach o ng ating tiyan, nagpo-produce po siya ng hydro, di ba? Itong ating stomach is meron tinatawag na hydrochloric acid. Okay? And then, meron ding tinatawag na pepsin, isang uri po ng digestive enzyme na tumutulong po na mag-digest o mag-tunaw ng mga protina. Okay? Ngayon, mga ka-power cells, kapag na-develop yung ulcer, naiipon yung hydrochloric acid na may kasamang digestive juices o digestive enzyme na nagda-digest po ng protein. Kumbaga, naiipon ito doon sa bahagi ng lining ng gastrointestinal tract na at nang dahil doon, tumatama po ito doon sa sugat. Ayun. At yun, doon tayo nakakaramdam ng masakit na parang nasusunog yung sikmura and then matindi talaga. Chris, yung siyempre tayo, di ba? Di ba pag tayo may sugat, pag binuhusan mo yan ng acid, o halimbawa, suka, kaya alcohol. Alcohol, ay talagang mamimilipit po kayo sa sakit. That's right. So, JP, yun po ang... sandali ha. Yung ating mga power cells, may sumagot na Doc JP na hindi pa nakapag-like and share. Baka ma-disqualify po yan. Sayang ha. Mag-like and share po muna sa ating Facebook page dahil napaka-importante po niyan. Yan po ang basihan kung paano tayo mananalo kasi pag hindi kayo nakapag-like, hindi kayo nakapag-share, yan po isa sa mga mechanics natin di ba? At syempre pinaka-importante yung mag-follow po tayo sa ating Facebook page. Kaya naman mga ka-power cells natin dyan, i-like and share na po and follow ang ating Facebook page na Power Cells. At i-share po ha, huwag kalimutan i-share kasi pagdadamot yan, yung mga information na nalalaman mo, hindi mo isinishare, baka sabihan ka next time, bakit mo hindi na-share sa akin yung tungkol sa programa ng tanong mo sagot ni Doc second edition. Ayun, Doc JP, pwede na po tayong magpatuloy. Ayun. Ang pinakamahalaga mga ka-Power Cells na dapat nating ingatan sa ating tiyan, itong tinatawag na stomach lining. Okay? So, dapat ito ay hindi nabubutas o nasisira. Alam nyo ba mga ka-power cells, may tinatawag na mucus coating. Okay? Itong mucus coating is nagpo-produce po ito ng chemical na siyang nangangalaga sa stomach lining ng ating sikmura. Ngayon, mga ka-power cells, dahil sa kakayanan o dahil sa proseso ng ating pong sikmura dahil gumagawa nga ito ng chemical na tumutulong po para mapangalagaan ang ating stomach lining, ito din ang tumutulong para yung circulation ng dugo sa ating stomach ay manatiling maganda para sa ganon maging healthy po yung ating pong sikmura. Ngayon, ang problema mga ka-power cells, kapag na-develop po yung ulcer, nahahadlangan yung pag-produce ng chemical na tumutulong po para mapangalagaan po ang stomach lining. Ayun. Yun po ang nangyayari. At nang dahil doon, Chris, yung ulcer is lalong lumalala at makahantong po ito sa pagdurugo. Right. Ngayon, kapag meron na po tayong ulcer mga ka-power cells, kapag po tayo ay kumain, napapansin mo Chris, pag nalamanan ang tiyan, yung sakit na uhapdi is nawawala. Ayun. Diba? Oo, nawawala. Ganun talaga ang nangyayari o nararamdaman ng tao po may ulcer. Kaya nga ang gusto nila kain ng kain. Mm. Kasi sa pag napapansin nila, pag sila po ay kumain, nawawala po yung paghapdi. Right. Okay? Ngunit, ganito po yan. Ang totoong nangyayari sa loob po ng sikmura natin kapag tayo po ay may ulcer at kapag po tayo ay kumain. Ganito po yan, mga ka-power cells. Kapag kumain po ang isang taong may ulcer, siyempre, pupuntayan po yan sa sikmura. Ang ating sikmura, mga ka-power cells, is magpo-produce po ng acid. Okay? Yung acid na yon ay kailangan para magiling yung
yung ating pong kinain para mag-produce po ito ng nutrients. Pero hindi pa doon nagtatapos, Chris. Mm-hmm. Okay? Kapag nagiling na po yung ating pong kinain, magpuproduce ulit ng another acid yung ating pong sikmura para sa pagtatapos, no, ng ating pong kinain upang lubusan na itong ma-digest ng husto. Okay? At sa puntong 'yon, doon sa pagproduce ng another na acid para sa pagtatapos ng pagiling ng ating pong kinain, doon Kristo matama yung acid doon sa sugat. Mm-hmm. Kaya nakakaramdam po tayo ng pananakit ng sikmura. Okay? So, ganun po, mga ka-power cells, ang nangyayari. Ngayon, ang tanong, ito po ba ay may kakayanan na gumaling ang isang tao sa sakit na ulcer? Mga ka-power cells, yes, mga ka-power cells, sa pamamagitan po ng pagbabago ng pagkain, right. pag-control, o pag-manage ng stress at mga paraan para yung pamamaga is humupa. Kasi alam natin, mga ka-power cells, kapag may sugat, talagang andyan yung pamamaga. Right. Sa pamamagitan nun, mga ka-power cells, kung marunong tayo magdala sa ating sarili, yung hakdi, yung matinding sakit na nararamdaman po natin is maaagapan. Okay? At maliban doon sa mga ganong mga sintomas na pinapakita, Chris, ang ilan pa sa pwedeng mangyari, siyempre, apektado dito yung digestion. Okay? Siyempre, alam natin, mga ka-power cells, kapag may problema, ang isa sa mga organs natin is hindi po nagagampanan ng maayos yung kanyang tungkulin. Kaya, napapansin po dito, mga ka-power cells, kapag ka may ulcer, minsan po hindi natutunawan. Okay? Kaya ang nangyayari, Chris, kapag hindi natutunawan, bloated lang. May react. Oh, magbo-bloated and then magkaroon ng reaksyon na diarrhea. Mm. Oo. Diarrhea and then ilan pa dito yung magkaroon ng problema sa timbang din. Okay? Kasi at saka manghihina. Mm-hmm. Bababa ang immune system kasi nga siyempre, pag-affected yung digestion, maapektuhan din po yung absorption. Right. Pwede ba mauwi sa GERD, Doc JP? Yung ganitong ulcer, may ulcer ka, tapos nagkaka-GERD, konektado ba ito? Okay, yung kapag patuloy, Chris, na nagsugat, ano, at hindi nga naagapan, ang nangyayari, Chris, is talagang tataas yung acid sa sikmura. Mm-hmm. At doon nade-develop po yung GERD. Okay? Ayun. So, ngayon, mga ka-power cells, gaano ba ito katagal? Oo. So, nalaman natin kanina na ito kasing itong word na peptic ulcer, hindi lang ito tumutukoy sa isa lang. Ito ay tumutukoy sa kabuuan. Lahat ng binanggit natin kanina, yung duodenal, esophageal ulcers, bleeding ulcers, gastric ulcers, yan po ay peptic ulcer po lahat yan. O sa iba pang katawagan, stomach ulcers. Right. Okay? So ngayon, paano ba ito gumagaling, Chris? Gaano ba ito katagal? Usually, yung gastric ulcers, ayon po sa research nating nakuha, usually ito ay tumatagal ng 2 or 3 months para ikaw ay gumaling. Right. Yun naman pong duodenal ulcers, mas madali siyang gumaling, okay? Kesa doon sa gastric ulcers. And then at sa iba pa, mga ka-power cells, kung tama yung pag-handle natin sa ating sarili, nakakaya naman natin yung ganito pong karamdaman. That's right. And then ang tanong, bakit nagkakaroon ng sakit na ito? Ayun. So, una-una, yung pinaka-common, ito tinatawag na H. pylori. O, yan. So, yung H. pylori, isang uri po yan ng bakterya na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng ulcer. Okay? Siyempre, pagka nagkaroon po ng bakterya doon po sa bahagi ng sikmura, is magkaroon po ng infeksyon. At doon po nangyayari na nagkakaroon po ng ulcer. Mm. Ang tanong, saan galing ito? Itong bakteriyang ito? Taga saan si H. pylori?
Oo, oh, doon sa Kulon. Sa Kulon. Oo, oh, taga saan ba yan? Ano bang address? Doon po yan mga kapower sa ating P2K. Kaya yung mga constipated dyan, ayun, nagpaparami po kayo ng bakterya sa bituka nyo. Ayan. At pwede yan siyang maglakad. Oo, maglakad papunta doon sa itaas. Papunta sa itaas, pupunta yan doon sa ating stomach. Isang dahilan kung bakit nade-develop itong ulcer. Ano pa? Yung mga nasobrahan, Chris, ng pain reliever. Hala, ayan. Dyan. Isa pa yan. Mahina yung immune system. And then, karamihan, Chris, sa mga tinatamaan nito na ulcer is babae. Ayan. Mm-hmm. Bakit, so, bakit, alam naman babae? Bakit babae? Mas ano po kasi ang babae compare sa lalaki. Mas maraming ginagawa. Yung stress is mas prone sila sa stress eh. Compare sa mga lalaki. Tama, no? Pag nagkaroon ng stress, nagbabago yung ano ng kanilang sikmura, di ba? Yes, minsan po. Naluduwal, minsan maraming reaksyon sa kanila. Yung kasing kanilang emosyon, hindi rin kasi nila masyadong napipigilan talaga. Mga babae na dapat pigilan yung mga emosyon. Paggalit, galit. Oo, paggalit, galit talaga. Oh, at saka, pag mali sila, tama sila. Rin. Hindi pwede na, hindi pwede na pag mali sila, mali. Hindi, tama sila. Yan. Or, correct. Oo, oh, sinasabi na, woman is always right. Experience mo pala yan, Doc? Oo, oh, eh, hirap eh. And then, ano pa mga kapowersos? Yung mga naninigarilyo, ayan, and then, alam natin, mga ka-power cells, yung isa din po na dahilan nito yung alak. Eh, siyempre, alam natin, ang alak is acid. Mm. Oh, saan ba yan pupunta? Eh, doon sa sikmura natin. So, yun po, mga ka-power cells. Ayon sa pag-aaral, yung mga naninigarilyo at mga umiinom ng alak is doble na magkaroon po sila ng ulcer. That's right. Then, history sa pamilya, yung mga edad na 55 to 65 years old, siyempre, alam natin, napahina na yung kanilang immune system, pwede silang magkaroon po ng ganitong sakit. Right. Ngayon, dito na tayo ngayon, Chris, sa treatment. Yun yung maganda. Ano ba ang hope sa tao by peptic ulcer? May pag-asa ba na gumaling ang ganitong karamdaman? Sa mga pasyente natin, Chris, marami naman tayong natulungan. Okay? Sa pamamagitan po ng tamang, gaya nga sinabi ko kanina, tamang pag-asikaso sa sarili, tamang pagpili ng pagkain, pagpipigil sa sarili, at pag-manage sa stress. Yun ang isa sa mga kaparaan ng Chris para mapanagumpayan po ang ganitong karamdaman. Right. Okay? So, una-una, importante na ma-boost po natin yung ating immunity. Okay? Wow. Ibig sabihin, yung ating immune system ay mas palakasin. Mm-hmm. Tandaan mga ka-power cells, kapag malakas ang ating immune system, walang laban ang virus, walang laban ang bakterya, o iba pang mga mikrobyo na papasok po sa ating katawan. Okay? At syempre, paano natin yan mapapabus kung sisikapin po natin na sa lahat ng bagay, maging positibo po tayo at masaya. Ayun. So, ayon sa pag-aaral, yung pong mga masasayang tao, mataas po at malakas ang kanilang pangatawan kaysa sa mga taong iyakin, magalitin, matampuhin. O, yan. So, yun po ha, mga ka-power cells. Right. Ano pa? Yung pain reliever, gaya na sinabi natin mga ka-power cells, sumunod po tayo sa payo ng doktor. Mm-hmm. Okay? Totoo naman na, siyempre, mayroong pain. Kapag may ulcer ka, mayroong kang nararamdaman na pain. So, ano ang pangontra para mawala yung pain? O di pain reliever, ngunit That's ito right. ay panandalian lamang. Okay? Siyempre, may mga hinalong chemical dyan. Saan ba yan unang matutunaw? Di sa ating sikmura. Ngayon, yung chemical na yun, pag tumama yun doon sa sugat, doon kayo makakaramdam ng hapde. Okay? So, ano pa mga ka-power cells? Mga pagkain na dapat iwasan. Ayan. May mga pagkain palanok na ano talagang hindi pwede pag meron ka ng ulcer? Yes, mga ka-power cells. Yung pong processed foods. Yeah. And then,
Yung pong mga pagkain na katulad ng maanghang. Ayan. Pinya daw, pwede ba pinya? Masarap siguro yung pinya pag may ulcer ka, no? Hindi po, bawal. Bawal talaga yun po. Masakit yun. Oh, ano susubukan ko lang dok, baka makalusot ba? Siyempre, baka pwede o kini-cleanse okay. yung kanyang chan kahit na may ulcer. Sabihin natin ang fruits ay lots of vitamins and minerals. Pero napapabilang pa rin po yung mga pinya sa acid fruits. May mga ano kasi, may mga acidic sweet fruits, ano may acid fruits, may iba pang mga prutas na kung saan ay hindi talaga din talaga pwede. Mm-hmm. Pero piliin po yung prutas na akma para sa kanyang karamdaman. Ay ano yun? Katulad ng mga singkamas, apple, itong sa mangga nga, medyo limitahan din kasi may mga pinya na sobrang asim. Hindi din po. Hindi, yung mangga pala, I mean. Yung mangga. May mga mangga, Chris, na sobrang asim, hindi yan pwede. Grapes din, bawal din. Orange, bawal. Lemon, hindi rin po maganda. Okay? Basta lahat ng mga acid fruits, hindi pwede sa may ulcer. Okay? That's right. So, ano ang pwede? Mga green juices, pepino juice, yan, singkamas juice, pwede po yan. Or kainin, or pakwan. Yan, pwede po yan sa kanya. Ano pa? Iwasan din po yung soft drinks. Ayan, mga... bye-bye na si soft drinks. Bye-bye na talaga. Huwag nyo saktan ang inyong sarili. Pero sabi ng iba, pwede daw beer, Dok. Ay, huwag. Bawal po. Hindi talaga mo, makakalusot kay Dok JP. Umihirit ako, hindi ako talaga makalusot eh. Alam mo, Chris, ano lang yan eh. Kumbaga, sarili mo, sinasaktan mo. Ayun. Kumbaga, ikaw lang din sa sarili mo ang nagpapahirap sa iyong sarili. Hindi maganda. Kahit nga yung ano eh, Chris, yung kamatis, yan, hindi rin po maganda. Mm-hmm. Right. Patty foods, yan. Kasama rin po yan. And then, yun po, no? And then, ano pa, iba, sa mga kaparaanan, mga ka-power cells, i-maintain po ang weight, hanggat maaari, pwedeng mag-exercise, malaking tulong po yun. Dok, and then, sandali, Dok, may tanong ako, bakit, paano ba naging konektado yung weight? Natadamay naman tayo dyan eh. Paano ba yung konektado yung weight sa ulcer? Healthy naman yung ano niya, wala naman siyang nararamdaman sakit sa tiyan. Pwede ba magka-ulcer yung mga overweight? Pwede po. Naiipit po kasi, Chris, yung yung sikmura. Mm-hmm. Right. Tapos, ang ano pa dyan, Chris, tuon sa mga obese, kung bakit din nagiging obese, sa simulat pa lang, yung lifestyle nila ay hindi na maganda. Halimbawa, yung mga obese is nagiging mahilig baga sa malamig na inumin. Ayun. Ang tao pong mahilig sa mga malalamig na inumin, nakaka-apekto po yun sa sikmura. Sa paanong paraan? Ang ating sikmura, mga ka-power cells, kumikilos siya sa tamang temperatura. Mm. Kung ano ang temperature, kung ano yung body temperature natin, ganun po ang temperature ng ating pong sikmura. Right. Ngayon, kapag uminom po tayo ng malamig, automatic stop yung ating pong tiyan sa paggiling at pagtunaw po ng pagkain natin. Automatic 'yon. Mm-hmm. So kaya, 'di ba? Tayo hindi ka matutunawan talaga. Opo. 'Di ba tayo pag kumain ng almusal? Mga 4 to 6 hours yung ating pong kinain is wala na, tunaw na. So pagdating ng 6 hours niyan, yung ating kinain nandoon na yan sa ano eh, sa ating pong bituka. Okay? Ngayon, pag tayo po'y kumain at uminom po tayo ng malamig, ay lampas, Chris. Lampas. Buti na lang na itanong mo, kaya salamat dok ha, kasi may kaibigan din ako eh na Charlito. Alam mo na ang gawin natin ha. Lalampas talaga. Kaya mapapansin mo, Chris, yung mga taong mahilig sa malalamig na inumin, malaki ang tiyan. Huwag na mag-red horse, ha? Mas malaki ang tiyan. Malaki ang tiyan. So, ganun po, ha, mga ka-power cells. Ano pa? Iwasan po yung mga mayroong pong harina. Ayan. Ano po kasi, mas
tumataas lalo ang acid kapag mahilig sa mga ganyang pagkain. And then, mas maigi, Chris, na kakain lang ng kaunti. Pag may ulcer na. Okay. Yes, pag may ulcer na. Mm. Abawa, okay lang din naman po para sa mga yung mga 2 to 3 hours na unti lang yung kakainin mo and then after 3 hours kain ka ulit. Unti lang din. At mas maganda kung ang kakainin niya is yung mga pagkain madaling matunaw. Makakatulong po 'yan. And then iwasan din po yung sobrang init ng pagkain. Palamigin muna. Yung iba kasi nagmamadali. Yung kasa ano lang katatapos lang isaing na kanin, nilalantakan kagad ayun. Tuloy, hindi na makapagsalita. Sobrang init. At ang last, Chris, pag tagabi na, hanggat maaari, iwasan po yung kakain ng late na. Matutulog na lang, kakain pa, iwasan po yun. Ano? Midnight dapat, snack daw eh. Dok, midnight snack. Hindi pili. Hindi talaga lulusot. Dapat. Wala tayo magawa rito. 6 or 7, halimbawa, kung tulog mo ay 10, ayan. Dapat mga 6 or 7, tulog ka na. 7, 8, kumain ka na. 7, 8, 9, 10, 3 hours. Tulog ka na. Pwede na, tulog ka na. Pwede nang matulog. And then, pag nagugutom, iinom na lang po ng tubig. Ayun. Makakatulong po yun. So, yun lang, mga ka-power cells. Pagdating naman sa ating produkto, yung ating Nutri-Clean Herbal Capsule ay may kakayanan po. Para, siyempre, pinag-uusapan natin dito yung bakterya eh. At nag-umpisa ito doon sa bituka. So, kailangan mag-colon cleanse. Para yung mga bakterya na naipon po doon sa bituka ay mailabas po sa pamamagitan po ng pagdumi. Sa atin naman pong power sa herbal capsule ay pwede na po kahit mga dalawang capsule lang. Isang capsule sa umaga, isang capsule sa gabi. Siyempre, pinag-uusapan yung bakterya. Mayroon pong antibacterial properties, anti-inflammatory properties, ang ating pong power cells herbal capsule. At huwag kakalimutan, uminom po palagi ng fruit juice. Fruit juice na kayo po mismo ang gawa, ang may gawa. Huwag po yung mga concentrated na juices o yung mga ready-made dahil hindi din po yun maganda. Mas okay po yung kayo po mismo ang gagawa. Lalo na itong pipino juice, pipino, carrots, then apple and celery. So, magandang juices po yan. Na-try mo na yung sayote juice? Ay, maganda rin po yan. Oo, di ba? Masarap yun. Sarap. Sarap talaga. At ano pa? Ito pong repolyo. Yan. Ah, masarap din yan. Tsaka yung maliban sa pipino, tawag dito, ampalaya juice. Masarap din yan, Dok. Yes, pwede po. Pwede po yan. Basta iwasan lang. Pikit mo lang mata mo. Pikit mo lang talaga yung mata mo. Basta iwasan lang po ang mga maasin. Alam mo, Chris, ito yung hope natin sa kanila. Kapag lagi po kayo nagjujuice, mas mapapaikli yung buwan ng inyo pong pagaling. So, malaking tulong po yan para sa mga ka-power cells natin na may ganito pong karamdaman. Ayan, sa mga ka-power cells, ha, yung sinabi ni Doc JP, napakaraming mga tips. Wow, ha, kahit anong gawin ko, hindi ako makalusot. Kahit humihilit ako ng soft drinks, wala talaga eh, no? So, mga ka-power cells natin dyan, huwag po kalimutan, no? Yung mga hindi pa nag-like, at nag-share, at nag-comment sa ating comment section, yung sumagot, pero hindi naman nakapag-like, hindi nakapag-share. So, hindi to valid. Sayang naman, ha? Kailangan talagang mag-like and share and follow po. At, syempre, yung ating mga tanungan, ilatag na natin dun sa comment section para masagot kagad mamaya yan ni Doc JP. Kaya naman, ugalin po mag-like, share, and follow sa ating Facebook page dito lamang sa Power Cells. At syempre, ang ating winner para sa unang challenge natin na ibinigay kanina. Itong word na ating pinapakong ito'y garlic. Ha? Garlic po. Wala pa eh. Ang winner natin, I see Resly Iscares. Iscareses, congratulations. 100 word of GCash. Ikaw ang winner. Kaya naman, abang naman kagad sa ating pangalawang bibitawan na challenge. Itong word, o power word na bibitawan ko ay ito pong anti-blank. I-D-A-N-T. Ano kaya ibig sabihin nun? Ano kaya ang kumpletong word nun? Ayan ha. Yung anti-blank I-D-A-N-T. Ayan. Anti-blank I-D-A-N-T. Ano kaya ang karugtong nun?
kumpleto po. Dapat kumpletohin, kumpletohin po yung word na yan. Para manalo ng 100 word of GCash dito sa ating programang Tanong Mo, Sagutin Doc, Second Edition. At muli nagbabalik ang ating programang Tanong Mo, Sagutin Doc, Second Edition. Sa mga ka-power cells natin dyan, ha? Ito po yung ating binitawang kanina na power word para sa inyong 100 GCash. Kung natama po ninyo ang word na inyong inahulaan, ba mananalo ka ng 100 GCash. Ito po, uulitin ko ha. Ito yung anti-blank IDANT. Ano kaya ang tamang word para dyan? Kumpletohin kagad. Pero dapat nakapag-like and share and nag-comment na po kayo and follow po ng ating Facebook page dahil importante po yun. Yun po ang ating qualification para manalo ng 100 word of GCash. Ayan. Wow. Doc JP, puntahan na natin ang ating power shout sa araw na ito. Magandang araw kay Jacqueline Labis ng Hong Kong. Magandang araw po sa iyo. Good morning, Sir Doc. Ka-power cell. Maraming salamat. And Ina, happy morning po Sir Chris and Doc JP. Hindi ma-absent to. Mukhang hindi kumpletong araw pag hindi nakapanood ng ating programa eh. Magandang araw din kay Bibing Demokrito. Sabi, good morning sa inyo. Oh, ito lang po si Ma'am Bibing. Dapat nakapag-like, follow and share na po kayo ng ating Facebook page kasi importante yun. Ha? Malay mo, ikaw yung makapili ng ating, o makasagot ka ng ating power word. At syempre, kay Loida Solis Mayuga, ito ay talaga naman palagi ding sumasabay sa atin. Si Herlin, na Herlin, sumagot ka pero hindi ka nakapag-like and share at hindi ka nag-follow. So, sayang yung entry mo, ha? And of course, kay Durban Michael, ganun din, ha? Dapat mag-like, share, and follow po ng ating Facebook page dahil napaka-importante po niyan. Hindi ko mabasa itong isa, eh. Arabic yata ito. Hindi ko mabasa, sorry. Pero sumagot siya ng garlic sa yung kanina pero hindi nga siya nakapag-like, follow, and share. Dapat kailangan po nating mag-like, follow, at saka i-share yung ating Facebook page. At syempre si Resley, yung winner natin, magandang araw. Resley Iscareses. And of course, si Dia Silva Mayuga. Magandang araw. And huwag niyo kalimutan, para mabilis yung pag-notify sa inyo, mag-exclamation notify. I-message, i-comment kagad yung exclamation notify para automatic po pag nagla-live tayo, right, ay manonotify ka agad yung inyong mga account. Ayan. Magandang araw din kay Margie Relibo Araraw. Ito, nakapag-share na. Share na po ito pero hindi pa nakapag-like siguro. Dapat mag-like and follow ng ating Facebook page. Mamaya po, may tanong si Bibing Demokrito. Sasagutin natin mamaya yan pagkatapos ng ating power shout. Kay Jeremy Milyari Ligaspi, magandang araw. And of course, sa lahat po na sumasabay sa atin, lahat ng mga nagtanong, mamaya sasagutin natin yan. At kay Dia Silva Mayuga, Biele Torino, may mga tanong din siya, mamaya po. Atin pong bibigyan ng kasagutan. Margie, okay, balik na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-like, nag-share, at si Ryan Del Rosario, exclamation notify na. Ayun, dapat doon, yun ang dapat gawin para automatic kayong nanonotify ng ating live ng That's ating right. Facebook page. Ayun. Ito ang unang punta na natin, ang ating FB tanong. At para sa ating FB tanong, unang katanungan mula po kay Bebing Demokrito. Sabi niya, Doc JP, Doc, sana masagot ninyo ang tanong ko. Sa ngayon po, ako po'y naiihi. Biglang-bigla po, pagkatayo, tatayo, uupo, lumalabas lang po ang ihi ko. Di ko mapigilan. Bakit po ganon? Ano po dapat gawin? Nag-iisang linggo na po ito. Wala, lumalabas na lang na wala pa sabi, Doc JP. Ano kayang nangyayari sa kanya? Maaaring ano yan, Chris, may problema sa prostate. Mm-hmm. Dapat Bibing ang pangalan, Doc. Baka babae ito. Ah, babae pala. Sorry. Wala prostate ang babae, tama? Oh, wala. Sorry. hindi, baka pare, Bibing din na lalaki. Hindi natin alam, di ba? Yes. Sa mga lalaki, ganoon. Opo. Sa mga lalaki. Pero sa mga babae naman, based din kasi sa history ni Ma'am Bibing,
na-stroke ito siya. Ah, oo. Yun. Opo, at may problem ito sa nerve na, na kung saan ay nagko-control para kontrolin ang organs. Kontrolin yung organs sa tamang pag-ihi at tamang galaw po nito. Ayun. So, ganun man po talaga kapag nawalan siya ng control, Doc? Opo. Ibig sabihin, is yung controlling na nakokontrol na, oy, iihi ka na, kailangan nang ilabas yung laman ng pantog. Mm-hmm. So, dun po nagkaroon ng problema. Kumbaga, naputol yung signal. Ayun. Kaya nagkakaroon na po ng abnormal na galaw yung kanyang pantog. So, nagkakaroon ng miscommunication, Doc JP. Ngayon, paano ito masolusyonan? Yung ligari natin, yun po kasi yung kailangan para maibalik yung maayos na signal between nerve and organs. That's so, pwede siyang mag-take ng ating ligari minerals at mag-maintain po ng ating power cell cerebral capsule. Yan, maraming salamat po. Sana nakatulong po sa iyo, Ma'am Bibing Demokrito, yung sagot ni Doc JP. At para man kay etong tanong ni Nisiha Kaaya Tabaw Sares, pwede po ba ang power cell sa nag-take ng pills? Please. Ayan, please po, Doc JP. Sagutin natin, please, kasi. Pwede, Chris, yung ating power cells. At sana, ano na lang, para sa atin, ha? Kasi ang tinuturo natin dito yung kaligtasan, eh. Opo. At maayos na kalusugan. Mm-hmm. Siyempre, yung pills is, ano ba niya, napapabilang yan sa synthetic. So, hindi maganda. Okay? And then, nakakagulo yan sa hormones ng babae. So, yung pinaka-the best na kaparaanan para pagdating sa family planning is yung ano calendar method. Ayun. So, mag-calendar lang. Ano gagawin sa calendar, Doc? Ilalagay lang sa higaan yung calendar? Dumatawi, kasama ko dito eh. Alam mo, yung honestly, Doc, yung mga iba, hindi na alam. Hindi alam paano yung calendar eh. Kasi baka ilalagay lang sa higaan yung calendar, pwede na. Sa katawan kasi natin, ano, importante na meron tayong lubos na gabay sa Panginoon. Kapag lagi tayong connected sa Panginoon, Chris, is nagagawa natin yung pagpipigil sa sarili. Nagagampana natin yung pagpipigil sa sarili. Siyempre, yung calendar method na makukuha natin yung magpigil. Ayun. Yung bang sabihin na, uy, tapos ka na, sabi nila. JP, paano yan? Siyempre, sabi mo, pigilan. Diba? Tapos, pag naririnig nila sa mga tugtog sa radyo, eh, wag mong pigilan. Anong gagawin ito, JP? Hindi, ano kasi, Chris, eh, hindi maganda talaga pag nagpipills. Ang pills kasi is pinipigilan yung pag-produce ng itlog. Ayun. Ng isang babae. Uh-huh. Okay? Siyempre, yung normal na galaw ng reproductive system ng nasisira. Isang babae is kailangan mag-produce ng egg and then dadaloy sa fallopian tube at doon siya matutunaw. Opo. Kung walang mag-meet ng sperm, then yung itlog, pag hindi sila nag-meet sa isa't isa, kusa siyang matutunaw. Ayun, doon right. Sa bahay bata. Mm-hmm. At sasama siya doon sa pagreregla. Ayun. So, ganun po mga kapowers. At ngayon, kung mag-take ng pills is mahadlangan yung pag-produce ng itlog. At yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hormonal imbalance. Ayun. Mas maigi po mag-power cells para maayos po yung problema at i-practice ang calendar method. Mag-usap po kayo mag-asawa. Ayun, yun ang tama, Doc. Dapat kayo mag-discover niyan, ha? Kung paano yung calendar method, dapat kayo na po ang marami na yung si Google ang tanongin nyo para malaman nyo kung paano ang tama na calendar method. Maraming salamat, Dr. JP. Ito karagdagang tanong ni Alfonso Blair. Parang kilala ko to, si pinsang kong si Tony Blair. Ang tanong, Dr. JP, hi, Doc. Kung may germ cell tumor po ba, baka katulong po bang power cell herbal capsule? Germ cell, bago to, ah. Germ cell tumor? Baka isang uri din po ng bukol, Chris, na kung saan ay nag-develop sa katawan ng babae o base sa ating research, Chris. Ngayon, paano ito matugulan? Lahat ng bukol, mga power cells sa katawan natin
is maganda po ang power cells. Okay? So, maging cyst man yan, tumor, polyps, ayan, yan po yung mga ilan. Cyst, so, pwede po mag-take ng power cells, dalawang kapsula po, 3 times a day. Ayan, maraming salamat of JPC. Malumags ang tanong, can it help sa may kidney stones? Ayun. Okay. Kapag mataas ang acid, please, isa sa pinaka reaction niya, iihi siya ng itihi. Yung sobrang acid ng katawan at ng stomach, kailangan mag-produce o mag-withdraw ng calcium sa bone natin. Para kasi yung calcium crisis nag-neutralize ito ng acid sa sikmura. Opo. Kaya nga yung ating vitamin C na calcium ascorbate is maganda po para sa mga may ulcer. Non-acidic po yan. So makakatulong para palakasin po ang katawan at makakatulong din para ma-neutralize yung acid sa sikmura. Okay? Ngayon, ang problema, Chris, kapag naglalabas o nagwi-withdraw ng calcium sa ating pong buto para ma-neutralize po yung acid. Yung laging iwini-withdraw, Chris, na calcium sa akin, na galing po dun sa buto, is nagkakaroon po ng excess. At yun ang dahilan na napuporma po na kidney stone. So, ngayon, kailangan mapigilan yun. At kailangan palaging ma-neutralize ang acid sa sikmura para hindi lalong lumaki ang kidney stone. So, sa pamamagitan po ng pag-take ng power cells, makakatulong po ito para piliing neutral ating acid sa ating pong sikmura. Yung mga acidic, Dok, kadalasan mahilig kumain ng karne po, tama? Yes po. Yun po ang kaya yun ang lalo pong nagpapalala. At isa pa sa pinaka-problema na lifestyle ng mga Pilipino, sa umaga, sa sabaw na karne. Hindi sila nagkakain ng kanin. Ang nakahiligan po is bread tsaka coffee. Ayan. So, which is mali. Lalo na, kung ikaw ay magko-coffee na alam mong caffeine, and then walang laman ang sikmura mo, doon nade-develop yung mataas na acid sa sikmura kapag mahilig sa caffeinated drinks. Mas maganda na lang, mas maganda mag-coffee, Chris, na walang caffeine. Okay? So, mas ligtas at mas daan pa para maging healthy po tayo. Ano pang sagot yan dapat? Power sa soya coffee na, di ba? Yes po. Maganda po yun. Okay. Ang tanong ni Jeremy Villare, kamuting kahoy po, pwede po ba sa may ulcer? Ang gandang tanong ni Tudok. Sabi kamuti, okay. Sinali yung kahoy. Kamuti-kamuti lang, huwag na isali yung kahoy. Mahirap. I-digest yung kahoy. Alam ko rin itong kamuting kahoy, kung di ako nagkakamali, is isa sa sangkap para makagawa tayo ng harina. Ayun. Okay? So, which is, ang harina ay hindi maganda sa may ulcer. Kasi lalong nataas po yung acid at nakakasagabal po pa po ito sa digestion. Kasaba so, ito, Dok, diba? Yung kasaba, ito yung kamuting kahoy? Malakit din. Malakit po yan. Mas maigi, Chris, na kamuti na lang. Ayun. Huwag na yung kasaba starch, Dok, pag naihalo sa harina, diba? Yung parang ang lakit-lakit talaga yan. Tsaka mas maganda, Chris, yung kamote na i-juice. Hindi kamuting kahoy, yung kamote talaga na i-juice. Malaking tulong po yan, lalo na kapag haluan mo siya ng singkamas kamote, singkamas patatas, tsaka carrots. Wow, yung mga yan, ipaghalo-halo yung mga yan, i-juice, inumin isang baso bago matulog. Maganda po yan sa ulcer. Wow. Maraming salamat, Dok JP. At ito pa, si Ina. Tanong ko lang po, Dok, ano po bang tamang blood pressure? Kasi po ako naguguluhan na ako sa BP ko laging 110 over 60. Kung minsan, 120 over 60. Kaninang umaga, pagising ko, hindi po agad ako bumangon kasi nahihilo ako. Tapos, binipi ako ng anak ko, 100 over 60, normal po ba yan? Or may kinalaman yan sa pagkahilo ko ng madalas? Ayun, Dok JP, si Ina, ang suki natin. Ang pinaka-normal, Chris, na BP is 120 over 80. So, yan po yung talagang normal. Ngayon, kung ito ay bumababa, halimbawa, nagda 90 over 60, automatic low blood ka yan. Pag 90 over 60. Marami din kasing dahilan, Chris. Sa bagay, yung last na sinabi niya,
na 100 over 60, medyo mababa na rin po yun. Kasi hindi na, talagang normal is 120 over 80. Kailangan mamimaintain po yan. Ngayon, kung siya po ay nakakaramdam ng halo, ayon sa mga research, Chris, yung pong, kung naibibigay natin yung dami ng tubig kada araw, lahat ng problema sa utak ay hindi po tayo magkakaroon. Halimbawa, migraine, headache, insomnia, dizziness, vertigo. Yung mga yan, kapag napapanatili natin yung dami ng tubig kada araw, hindi po tayo magkakaroon ng problema sa utak. Ang problema, Chris, tayong mga tao, sa sobrang kabisihan, talaga nakukulang tayo ng tubig. Kasi ganito yan, ha? Kapag tayo ay daldal ng daldal, nagkukulang tayong tubig sa katawan. Ayun. Oo. Ano pa? Kapag may bisyo, doble, triple ang nababawas sa tubig sa katawan. Mm-hmm. And then, mahilig sa matamis. Yan. Kasama din po yan. That's right. Bukod doon, hindi natin nami-maintain na yung every 10 to 15 minutes, dapat nagsisip po tayo ng tubig. Okay? Yun po kasing signal na uhaw. Emergency yan. Emergency signal yan ng katawan natin. Mm-hmm. So, wag po natin sanayin na nauhaw tayo tsaka lang tayo iinom ng tubig. Bawal po yun. Hanggat maaari, kahit hindi po kayo nauuhaw, mag-sip po kayo ng tubig. 10 to 15 minutes. Malaking tulong po yun para mawala yung hilo at pananakit ng ulo. Maraming salamat, Dok. JP, ha? Yung mga sumagot dito na hindi pa nakapag-like at share at follow ng ating Facebook page, sayang yung inyong mga entries, ha? Tama pa naman ang sagot, pero sorry, ha? Hindi po qualified ito. Kaya naman, mag-like and share na po sa lahat ng ating mga power cells na sumagot at hindi po nagkaroon ng like and share. That's makikita right. Kasi sa iyong ano, sa iyong pangalan, hindi ka pa nakapag-share at hindi ka pa nakapag-like at hindi ka pa nakapag-follow. So, sayang. Ang sabi naman ni Biele Torino, Doc JP, try ko power cells now. Thank you, Doc, sa information. Naririnig ko now. God bless po. Maraming salamat, ha? Thank you! And, eto, karagdagang tanong, yung mga ka-power cells natin, wala na pala. Okay na pala, Doc. Solve na pala tayo. Wala na pala ang tanong. Okay, so sa ating mga ka-power cells dyan, tingnan natin sino kaya ang maswerteng nanalo sa ating pangalawa. Meron na kaya nakasagot ng tama? Tingnan natin, mga ka-power cells. Oy! Congratulations, Dia Silva Mayuga! 100 GCash para sa iyo, kawang winner. Sa ating pangalawang pinahula ang power word. Yung ating power word is yung antioxidant. Ayun, ha. Sana'y ito naman ang ating pangatlo na power word sa araw na ito. Yung ating power word is peptic UL. Ano kaya ang kumpleto niyan? Ano kaya yung word ang kumpletong isasagot diyan? Ayun. Paki-comment kagad sa ating comment section para kayo po yung manalo ng ating 100 GCash na naman. At syempre, yung mga hindi po nakapag-join, yung mga nanalo na po, hindi na po pwedeng maka-join, ha? Yung sa pangatlo natin kasi nanalo ka na sa first or sa second, hindi ka na pwedeng manalo pa sa third. Ubus biyaya yun pag ganun. Next day na naman, pwede na magsumali next day. Pero sa parang gusto mong manalo yung mga kakilala mo, i-share mo na. Ha? I-like mo, i-share, i-follow yung ating Facebook page para sila naman ang magkaroon ng chance. Kahit pa paano, malaking tulong din ang 100 pesos na GCash, di ba? Pambaon ng anak, pang send natin sa load na emergency na kailangan nila, meron tayong makukuha kaagad. Ayun, mga ka-power cells, right. Sa pagbabalik po yan, ang ating karagdagang mga ating pag-uusapan dito sa ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition. At muli nagbabalik ang ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition. Sa mga hindi pa po nakasagot ng ating power word, eto po, uulitin ko yung ating power word, peptic UL. Ano kaya ang kumpletong pangalan o anong kumpletong word para sa ating power word na yan? Paki-send ka agad sa comment section, pero huwag kalimutan, mag-like and share and follow palagi. Yun ang three commandments natin. Like, share, and follow kagad para automatic ikaw ay entitled na manalo ng 100 worth of GCash dito sa ating programa. Doc JP, puntahan na po natin ang ating word of the day.
Kapower Cells, muli salamat po sa inyo pong pagtutok muli sa ating programa ngayong pong araw ng Miyerkules. At bago po tayo magtapos, muli na naman pong magbibigay sa atin ng paalala ang ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. At ito po yung mababasa natin mga Kapower Cells sa aklat po ng Galacia. Galacia chapter 6 verse 7. Ayon po dito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Totoo po yan mga Kapower Cells. Ang ating Panginoon ay hindi po nagbibiro. Lahat ng kanyang mga sulat, ayan po ay para sa ikatututo nating lahat. At kung tayo po ay sasalungat sa kanyang mga salita, lahat ng ating itinanim, ayun po yung ating aanihin. Ganon din po sa ating kalusugan. Kung ano yung mga bagay na ipinasok natin sa ating katawan, kung ito po ay hindi nakakabuti at nakakasama po sa ating katawan, yan po ay hahantong sa sakit. Siyempre, dahil yun po ang ating itinanim sa ating katawan. Ngunit, kung tama yung ating itinanim sa ating katawan, lalo na kung tayo kumakain ng mga masustansyong pagkain, yan po ay aanihin din natin sa mabuting bagay dahil tayo po ay mananatiling malusog ang ating katawan. So, kaya sa mga kapawasas po natin, sana po ito po ay nakatulong po sa inyo at magbigay ng paraan para maging maganda po ang ating buhay, ganun din po ang ating kalusugan. Ayan, maraming salamat, Dr. JP. Para naman sa akin ay mababasa po sa John 15:4 at ang sabi po ng Holy Bible natin sa John 15:4, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruits unless you remain in me." Yun po sana ang gusto nating mangyari mga Power Cells. Dapat po ay tayo bubunga sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Yung ating pagiging katulad niya sa bawat araw. Yung ating goal na maging katulad niya, yung kabutihan na mula sa kanya, yung pag-ibig na mula sa kanya, dapat ay ating pong palaguin dahil hindi po tayo magtatagumpay na malayo sa kanya. Tayo po ay magiging kasabay niya palagi sa lahat ng ating mga trials, lahat ng ating mga victories, dapat nandyan si Jesus sa ating mga buhay. Kaya huwag kalimutan ha, palagi po tayong magbasa ng ating mga Bible para po tayo mayroong gabay at hindi matiwalag sa kanyang piling. Ayan, ang ating word of the day sa araw na ito. At syempre, puntahan na po natin sino kaya ang mga maswerteng nanalo ng ating pangatlong power word. Sino kaya nakahula ng ating 50 UL? Ano ba ang dapat kumpleto na word para doon? Sayang ha, 100 GCash yan sa mga power cells natin. Pero sa mga hindi naman maswerteng manalo ng ating mga pa-GCash, pwede kayong manalo ng 10% voucher discount na bibigyan natin ng pagkakataon. No? Pagkatapos itong ating winner ng ating panghuli na pa-GCash. Maraming salamat po sa mga sumasabay. Huwag talagang kalimutan. Palaging po ang pag-like and share and comment ng ating Facebook page dahil napakalaga po yan. Yan po ang paraan para kayo maging qualified ng ating mga papromo dito sa ating programang Tanong Mo, Sagot ni Doc, Second Edition. At syempre, ugalin po talaga bawat araw o bawat Lunes hanggang Miyerkules po ang pagsabay sa atin sa ating programa. That's i-like right. po, i-share sa ating mga kilala para sila magkaroon ng pagkakataong manalo din ang ating mga papremyo. At huwag din kalimutan ha, mga ka-power cells natin, meron tayong ang ating Power Cells Community. Napakahalaga po niyan dahil yan po yung magbibigay sa atin ng pagkakataong makakilala ng mga taong merong katulad na problema sa atin. At pwede nating makahalubilo, magkaroon tayo ng mga pag-uusap sa kanila. At napaka-importante yung mga eksperto natin ay agad kayong mabibigyan ng pagkakataong mabigyan ng payo no, dun sa ating Power Cells Community. Kaya naman, sumali na po sa ating Power Cells Community. At sa ating mga Power Cells naman, meron tayong Power Cells YouTube account. Yung mga ka-Power Cells natin gustong manood ng ating mga videos, bisitahin po ang ating Power Cells YouTube account dahil napaka-importante niyan. Marami kayong matututunan. Ha? Yan po ang ating mga karagdagang ibabahagi sa inyo. At syempre, yung ating 10% voucher discount para yan sa mananalo mamaya na mga hindi po nanalo sa ating pa-GCash.
Ayan. May winner na ba tayo? Ito na po ang ating winner! Para sa huling pa-Gcash natin. Sino kayo maswerte? Congratulations kay Margie Relibo Araraw! 100 Gcash para sa iyo. Kawang winner sa araw na ito. Para naman sa hindi nanalo ng mga power cells natin, may pagkakataon ka pang manalo ng 10% voucher discount via Shopee and Lazada. Huwag po kalimutan, ha? Ito po ay para sa inyong lahat, para makatulong po sa inyong pagbili ng Power Cells Herbal Capsule. Ito na! Ang ating ruleta! Hindi ko mabasa yung pangalan ng isang Arabic word. Ito na! Ang winner natin ay si Carmina or Carmena Carcedo. Tama ba yung pangalan niya? Carmena? Congratulations po! Meron kang 10% voucher discount. Wow. At daw'y magamit nyo yan sa pagbili ng ating Power Cells Herbal Capsule. Kano man karaming bibili nyo, meron kayong 10% voucher discount. Wow. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga winner. Maraming salamat po sa inyong pagsabay sa ating programang Tanong Mo Sagot ni Doc Second Edition. Wala na po tayong oras, Doc JP. Next time, ha, ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa tuberculosis. Kaya abangan palagi yan. Next week na naman, Doc JP, hanggang Lunes na naman po, magkakasama tayo. Doc JP, kayo na po mauna sa ating pagpapaalam. Okay, mga ka-Power Cells, muli marami pong salamat sa inyo pong lahat sa pag-antabay sa amin mula Monday hanggang Wednesday. At syempre, next week po ulit sa ating pong programa dito po sa Tanong Mo Sagutin Talk Second Edition. At ako po ang inyong lingkod, Dr. of Naturopathy, JP Lape. Maraming salamat, Dr. JP. At ako naman, si Brigada Chris Legaspi. Palaging nagpapaalala sa inyo, ha? Palakas ng katawan, labanan at tundukan ang anumang karamdaman. Mag-Power Cells Herbal Capsule araw-araw. Mga ka-Power Cells natin na mga nanalo, pwede na pong mag-join ulit next week. Pa-prime na naman, pa-Gcash atin sa atin ating programang Tanong Mo! Sagot nito! Second Edition!